Magandang hapon sa inyong lahat. Welcome to this afternoon's devotion and prayer. Ako po si Pastor Buboy, kasama si Ate Chona Taha bilang ating FSL interpreter at si Charmaine Espino na maghahandog ng awitin during our break. We are encouraged no sa hapon na ito at natayo ay manatili sa bahay, sa ating mga tahanan at tumaari kung kinakailangan ay mag-practice ng minimum safety protocols. Gaya na kung kailangan po natin umalis, gaya po ng paghuhugas ng kamay, ang physical distancing, ang pagsusot ng mask at ng shield. So, kumusta na po kayong lahat? Yan. Kung napapansin po ninyo, nararamdaman na natin ang init ng summer. Yan. Dahil lang Marso po ay pumapasok po ang ating summer at nung last week kung tayo ay or kahit nung mga ilang araw na nakaraan ay nakaranas po tayo ng kaunting pag-ulan, pero ngayon ang sabi na po ng ating mga weather experts ay umpisa na po ng pagdaloy ng mainit na panahon at na sa tag-araw na ito, season ng ating tag-araw.
Panalangin ko po, kayo po ay nasa mabuting kalagayan at mabuting kalusutan. Panalangin po natin na patuloy na bumaba ang kaso ng nagkakasakit sa COVID-19. Makita po natin, medyo mataas po ang mga resulta nitong mga huling araw at patuloy pang tumataas. So let's pray na ito'y bumaba na, mga nagkakasakit, at patuloy na gumaling naman ang mga nagkasakit na nagre-recover mula po sa virus na ito. Patuloy po tayong sumunod sa mga alituntunin at direktiba ng pamahalaan. Mapapansin po natin yan, medyo naghihigpit na po ang mga namumuno sa atin. No? From the barangay levels, sa mga kapulisan, sa ating mga syudad o sa ating mga munisipyo, ay medyo nahigpit na rin talaga dahil nga po sa tumataas na ng mga nagkakahawa mula po sa COVID-19 virus. Okay, so tayo po ay bumati muna sa ating pong mga na kasama natin nanonood sa hapon na ito. Ayan, Ate Chona, bati muna tayo, Ate Chona. Ayan, tignan natin, sino na ba mga kasama natin? Uy, marami na mga nag-comment. Okay, si Jonalyn Toledo ay kasama natin nanonood. Thank you. God bless you. At bumabati rin siya ng magandang hapon. Ayan, sa lahat. Good afternoon to you also. Si Pastor Robert Cosare, sabi niya ay God bless you, Pastor Buboy, Charmy, Jojo, and Ate Chona, our mana today. Ayan, so yung magbibigay ng salita ng Diyos. Ayan. Keep up the good work. We love you from Cosare family. Ayan. Thank you, Pastor Robert. Lawrence Singh also bids us a good afternoon to all. Ayan, magandang hapon sa iyo rin. Si Mama Mili ay bumabati rin po. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din sa iyo. Pastor Raymond Mahinan is greeting us. Good afternoon. Ayan, good afternoon to you also. Ayan, bumabati ulit ang Pastor Robert. Magandang hapon sa inyong lahat. Ayan, mabuhay kayo. Ayan, sa mga manonood natin. Magandang hapon daw sa inyo, sabi ni Pastor Robert. God bless everyone. Lawrence Singh is watching. Thank you. Pastor Raymond is also, ayan, binabi na rin tayo kanina. Good afternoon, everyone. Ayan. Nilda Alinho. Good afternoon, everyone. Si Ekong Gonzaga ay bumabati rin ng magandang hapon. Magandang hapon din sa iyo, Ekong. Ayan. Thank you for watching. Ayan. Alright. So, just keep sending your comments para atin pong mabasa yan. We'll be reading them, no? During our break time and also bago tayo magtapos. Ayan. So, just send your comments anytime at rest assured, ay babasahin po natin yan. Ayan, maraming salamat na po sa mga kasama natin ngayon. Ayan. Pakigising na po ang inyong mga kasama. Ayan, para makasama natin dito na para makapanood sa ating devotion at sa ating panalangin sa tuwing hapon ng Webes. Our devotion for this afternoon is based on Romans 8 verses 35 to 39. Romans chapter 8, verses 35 to 39. So I invite you to open your Bibles, yan. Yung mga Bible apps, yan. Ay, sana po ninyo, samahan niyo po kung magpasa sa hapon na ito na ating pagbubulay-bulayan mula sa salita ng Diyos. Romans 8, 35 to 39. Ang sabi po, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? As it is written, for your sake we are killed all day long. We are accounted as sheep for the slaughter.
Yet in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor great things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created thing shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus, our Lord. Purihin po ang pagkakabasa ng salita ng Diyos na atin po pagbubulay-bulayan sa hapon na ito. Alam niyo po, ayos ko po pag-usapan natin no, about the purpose, ang layunin natin bilang mga conquerors. Dahil po itong mga nagdaang linggo, simula po nung pumasok po ang Marso, we are talking about people, principles, no, and truths about being conquerors. No? At ito po yung pinagbasihan natin sa mga iba't ibang katauhan. At ngayon po ay mga katruan naman sa Biblia yung ating pagbubulay-bulayan. Naisip niyo na po ba na para isi ang to consider the reason for us being called to conquer? So tayo daw ay co-victors no, or conquerors na tinatawag no, sa Biblia. Dahil, alam niyo po ba kung bakit? Dahil basically, Jesus has already defeated Satan. Yet, Satan is still in this world and he still has power. However, yung kanyang authority has been taken away. And Satan no longer has the authority to use that power. And tayo po bilang mga mananampalataya ay tayo po ang naglilingkod or nagsisilbing bilang mga spiritual police that has been placed here to enforce God's plan for this earth. Alam niyo po, ang Greek word for conqueror ay upernikau. Sabi po sa dictionary, sa Vine's New Testament Dictionary, ang ibig sabihin daw po ng salitang yan is to gain a surpassing victory. Surpassing victory. Ibig sabihin, eh, kung kumbaga sa, kung kayo po yung mahilig sa basketball, siguro nakakapanood po kayo ng laro na tinatawag na kumbaga, a close game, di po ba? Yung tipong lamang lang ng dalawa yung kalaban o isa. Yan. Sa Biblia, sa context daw ng Biblia, sa paliwanag, yung surpassing victory, ay hindi po close game yun. Tambak po kalaban natin. Tayo po ang nagbugi at hindi lamang po close game, kung hindi tambak. Kumbaga, nanalo tayo ng mga 30 points, 40 points, siguro 50 points pa. Yan. So, kumbaga, kaya ang description ng Vine's New Testament ay tayo daw ay tinawag na hyper-conquerors. Ibig sabihin, may preeminence na yung katagumpayan natin bilang mga anak ng Diyos. Sabi po sa Luke 10:19. Sabi po, ito po yung nagsasalita si Jesus. Sabi niya, "Behold, I give you the authority to trample on serpents and scorpions and over all the power of the enemy. And nothing shall by any means hurt you." Si Jesus po ay sinabi po niya na tayo po yung pinigyan ng karapatan upang ating i-command or pag-utusan and exercise ang kapangyarihan over our enemy, that is Satan. God has given us this authority.
And we were given very specific authority for a purpose. Alam niyo po, without the authority to use God's power, we would fail in our mission. So, hindi lamang po pala mahalaga na meron kang kapangyarihan, mahalaga rin po pala na meron kang authority to execute, to use that power, to execute His commands. And God has not called us to fail. Hindi po tayo itinanghal ng Panginoon para maging talunan. We are called to conquer. Kung ganun po, na tayo pala ay mga conquerors at hindi lamang pala yung sisinghap-singhap sa tagumpay, eh ano po yung dapat nating matutunan on becoming a conqueror? So remember these three V's, tatlong V or victory na dapat po nating tatandaan. Okay? Una po natin natatandaan, first V to remember is we must remember that we have a valiant past. A valiant past. Alam niyo po, si Apostle Paul, isa po sa mga lingkod ng Panginoon, ay siya po ay isang tao na naniwala at binigay niya ang lahat, no, to what he believed. Even when he believed wrong. Talagang siya po ay isang panatiko na pinaniwalaan niya at pinanindigan niya ang what he strongly believed na mga principles o convictions niya. Isa pong ehemplo po dyan ay ang sinabi po niya sa Acts 22:4. Nung siya po ay si Saul pa, yung pangalan po pa po niya ay si Saul, at alam naman po natin na si Saul talagang isa sa mga masigasig na taga-usig ng mga anak ng Diyos noong unang panahon na sila ay itinanghal ng Panginoon at si Jesus ay nag-ascend na sa heaven. Sabi po niya sa Acts 22:4, I persecuted this way, o yung tinatawag, ito yung tawag na sa mga tao, no, na mga tagasunod ni Kristo, to the death, binding and delivering into prisons both men and women. Ganyan po siya kasigasig. Ganyan po siya na inuusik niya. Talagang with energy, with all his might, inuusik niya ang mga tagasunod ni Jesus noong panahon na yon. Dahil kahit alam niya, dahil ito yung kanyang pinaninindigan. Ngunit, nung siya ay binago na ng Panginoon, at gayon din naman ay nagkaroon na siya ng transformation, no, sa kanyang buhay. And from being Saul, now he becomes Paul, ay tinindigan din siya sa kanyang paniniwala, sa kanyang convictions. Ang sabi po niya naman niya sa 1 Corinthians 15:9, for I am the least of the apostles who am not worthy to be called an apostle because I persecuted the church of God. Alam niyo po ang isang bagay na dapat nating alalahanin. Being valiant means being bold in action. Being bold in action, whether for right or for wrong. Yan. So si Paul ay nanindigan siya kahit na mali ang kanyang paniniwala. He was valiant, no? He was very bold about it in action. Kahit na ito ay sa kanyang pananaw ay mali o tama. Maging si Haring David ay he was also valiant, no? Si Haring David na pinaka
ang tanyag na hari na nabuhay sa panahon ng Biblia, na nung kanyang kapanahunan, ng kanyang kabataan, ay he performed valiant acts without fanfare or seeking favor. Yan. He performed valiant acts without fanfare or seeking favor. Sabi nga nung panahon na siya ay dapat ay haharap kay Goliath, sabi po ni King David in 1 Samuel 17:34, but David said to Saul, King Saul, your servant used to keep his father's sheep. And when a lion or a bear came and took a lamb out of the flock, God was with me. Yan yung kanyang ano, yan yung kanyang paniniwala. The heroic and the horrific way have a way of stimulating our passion. So dapat po natin tandaan yun. Ang ating nakaraan ay may mga bagay tayong ginagawa na talagang we're very passionate. Minsan nga lang ay may mga panahon na mali yung ating ginagawa. May panahon din naman na naka-align sa magandang layunin ng Diyos. We love to hear how others have pushed the limits and live to tell about it. Their feats give us courage to make attempts that we otherwise would ignore, or they make us tremble in this race. Pangalawa po na dapat nating tandaan. Pangalawa po. So meron tayong valiant past. Pangalawa, we must have a remember the second V, and that is a vicious present. Vicious present. 1 Timothy 3:1-5. But know this, that in the last days, perilous times will come. For men will be lovers of themselves, lovers of money, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, unloving, unforgiving, slanderers without self-control, brutal, despisers of good, traitors, headstrong, haughty, lovers of pleasure rather than lovers of God, having a form of godliness but denying its power, and from such people turn away. Paalala sa atin ng 2 Timothy 3:1-5. Iwasan daw natin yung mga ganong klaseng tao. We must remember that our present times ay marami po talagang perils or dangers sa ating panahon. Alam niyo po, tayo yung nabubuhay sa panahon like never before, and facing things that mankind has not confronted before. Marami ng pagkakataon, no? Doon sa atin ngayon, we are under pandemic. After 100 years, no, na tayo ay nakaranas ng pandemya, eh, hindi pa nga tayo buhay noong panahon na yun. Ngayon, eh, parang nag-full circle na naman. Nag-pandemic last year, ngayon, naka-1 year na tayo na nakaranas ito. May mga expert na nagsasabi na magtatagal pa po na ganito ang ating sitwasyon. We see modern technology taking over and changing the way we live and do things. First time lang ito na tayo lahat eh talagang online na lang lahat. Nag-work from home, classes online, lahat ng ating kabuhayan, lahat ng ating galaw ay naging dependent tayo ngayon sa technology. Alam niyo po, don't act surprised at what is going on around you. It is going to get worse before it gets better. Just don't get caught up in the middle of all na nangyayari ngayon. So, huwag na po tayo magtaka, no? But rather, ang sabi sa atin, paalala sa atin, be prepared, be ready, no? Tayo'y matutong mag-respond accordingly, no, sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Keep walking in the light, regardless of what others are doing. Patuloy lamang tayong kumapit magtiwala sa Panginoon. Kahit na nakikita natin na hindi uso, na kahit na nakikita natin na karamihan tao ay salungat sa ginagawa, we just keep on following God, His commands. Continue to
commune in His Word. At patuloy nating sundin lamang ang magandang plano ng Diyos sa ating buhay. Alam niyo po, God has not been taken by surprise. Wala naman po kahit ni minsan din naman po nagulat ang Panginoon. In fact, alam niya lahat ng ito na nangyayari. Wala pong lingid sa ating Panginoon. He knew that it was going to get real ugly before it all winds up. He is not so worried about the fiery trials that are hitting us right between in our eyes, no? Sa mga nangyayari sa atin. But God is concerned with our reaction and our response and how we recover from it. So, doon po concern ng Panginoon. Doon po niya tayo tinitingnan. Ang tanong po ba, how do we respond in a godly manner sa mga trials na ating pinagdadaanan? Tayo po ba ay magiging bitter? Or will this make us a better Christian? You can fall out from our situation. Magkaroon ng fallout, meaning mawawala ka talaga sa sirkulasyon, sa iyong sitwasyon, or you can fall on your knees. Bakit tayo mag-fall on our knees? Because we will come before God in prayer. So be calm when all the rest of us are worried about what might or could happen. Kaya mahalaga po sa atin na magtiwala lamang sa Panginoon. At huwag tayong magugulat sa mga nangyayari ngayon sa ating kapahangahunan. Bagkos, let's hold on to the truth that it is God who holds us in the center of His hands. Kaya mahalaga po na tayo ay patuloy na magtiwala sa Diyos upang ang kapayapaan na masusumpungan lamang natin sa Panginoon ay ang siyang mararanasan natin kahit na po malilalim sa ating panahon. I hope you're picking up valuable lessons in today's devotion. We shall be having a short break habang tayo po ay inaawitan ni Charmaine Espino. God bless you. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you praise. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you. Because of who you are, Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom,
Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are, I give you. Because of who you are, I will lift my voice and say, Lord, I worship you because of who you are. Lord, I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nissi, Lord, you reign in victory. Jehovah Shalom, my Prince of Peace, and I worship you because of who you are. And I worship you because of who you are. And I worship you because of who you are. Thank you, Charmaine, for the wonderful song. I hope you were blessed by the message of the song. Yan. So, bati muna tayo sa inyong mga comments. Yan. Comments muna. Tingin tayo ng mga comments. Yan. All right. Ayan, bumabati po si Melita Martin. Ayan. Good afternoon po. Ayan. Si Lauren ay may prayer request. Ayan. Painful sa kanyang arm. Praying for healing. Ayan. And prayers for sa kanyang mommy na gumaling. Ayan. Agreeing in prayer. Amen. Ruth Pile Dog, ay good afternoon po. God bless you. God bless you too. Ang Nanay Susan at Mang Johnny ko. Ayan. Good afternoon po, Pastor Buboy and Sister Chona and Brother Jojo and to everyone. Ayan. Magandang hapon din po sa inyo, Nanay Susan at Tatay Johnny. Mista po namin kayo. Si Mary Grace Yanga, good afternoon everyone and watching with us. Ayan, alright. Patingin ko lang yung mga kasama natin nanonood. Ayan, si Ate Ritzel Pagaduan is watching. Hello po. Ayan, Ate Ritzel, kamusta po kayo? Also watching is ang aking pinaka-paboritong manugang si Jay De La Peña. Hello Jay! May paso ka ba? Naka-break ka ba or walang paso? Naka-day off. Yeah. Thank you for watching, Jay. Tapos, ang Tita Nimpa Pautagana ay watching there. Yeah. Belated happy birthday po, Tita Nimpa.
Yeah, magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you for watching with us, for supporting us in this afternoon's program. Every Thursday po at tayo yung nagkakasama-sama upang magbulay-bulay salita ng Diyos at manalangin. Yan. So kasama pa po rin natin, kasama niyo pa rin po kami. Kanina ay nakita niyo po si Brother Jojo, ayan, at ang Ate Chona, kasama pa rin po natin ngayon ang ating mga FSL interpreters. Ayan, at tayo po ay magpapatuloy na sa ating devotion ngayong hapon. Ayan. So kanina nag-usap po tayo ng dalawang V na, no? Yung unang V is a valiant past and then a vicious present. Ayan. So yung nakaraan natin, gaano man ito kasama, ay may pagkakataon na para gamitin at walang itapon ng Panginoon para magamit, no? Sa pangkasalukuyan. Ngunit sa panahon din naman natin, sabi sa vicious present, ay huwag po tayong magtaka dahil sa panahon na ating pinagdadaanan ay palala ng palala ang ating sitwasyon. No? So huwag po tayong magtaka at huwag po tayong maipit, no, in between. But we should be rather be prepared. Ayan. Tayo ay handa na tayo ay dapat sumunod sa lahat ng bagay sa mga alituntunin ng Panginoon kahit hindi po ito ang popular, no, o ginagawa ng karamihan. Ngayon po ay doon na po tayo sa pangatlo at huli nating pagbubulay-bulay na pangatlong V. At yun po ay we are talking about a victorious future. A victorious future. Isa pong hinaharap na matagumpay. Sabi po sa 1 John 5:4, "For whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith." Alam niyo po, what matters from right now and for all the rest of eternity is not how valiant your past has been or how terribly vicious ang buhay natin to this present day. The thing that is going to make the difference is my decision to walk, our decision to walk in victory. Yan po ang future natin bilang mga anak ng Diyos. Yan po ang future ng Iglesia ng Panginoon. Yan po ang future, no, the bride of Christ. Is certain victory. Tiyak na katagumpayan. So our goal has to be to make sure that we do not lose our focus. Mahalaga po na huwag nating mawala, no, sa focus ang ating not only our paningin, pananaw, but also our hearts, our minds. Sabi po sa Colossians 3, verses 2 to 3, "Set your mind on things above, not on things on the earth. For you died and your life is hidden with Christ in God." So mahalaga po pala, no, ang paalala sa atin, talatang ito, is to set or focus our minds, our hearts, on things above. At wag dito sa nakikita natin sa mundo. Dahil tayo ay itinanghal, di ba, ng Panginoon. Kasama si Kristo na ating Diyos at tagapagligtas. Sabi rin po sa Hebrews 12, 1 and 2, "Therefore, we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us. And let us run with endurance the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God." Maganda pong paalala sa atin
ng salita ng Diyos na sa atin ay huwag po na manaig, no? Ang present situation natin. But rather, we should the more set our focus to the things of God and things above. Nung siya po ay 88 years old, ayan, former Supreme Court Justice Oliver Wendell Holmes, Chief Justice po siya noong panahon na yun. Nung siya ay 88, he found himself riding on a train. Nung dumaan na po yung konduktor para humingi po ng mga tickets, para inspeksyonin yung mga tickets ng mga pasahero, ay si Justice Holmes, Chief Justice Holmes, ay hindi po niya makita yung kanyang ticket. Saka tinignan niya sa lahat ng kanyang bulsa, sa kanyang pitaka, sa kanyang bag, hindi po niya nakita yung ticket. And he was terribly upset. Hinanap na po niya sa lahat without any success. Dahil siya po ay isang kilalang lingkod ng pamahalaan, nakilala naman siya nung conductor. Sabi po nung conductor sa kanya, he was sympathetic with the Chief Justice. Sabi po niya, "Don't worry, Chief Justice." Sabi po nung inspector, ang aming pong kumpanya, ang railroad company na ito, ay kami po ay nagtitiwala sa inyo. Pag kayo po ay narating nyo na po ang inyong destinasyon at malamang-lamang makita nyo na po yung ticket na hindi nyo po makita sa ngayon, pwede nyo naman po ipadala na lang sa amin yan, sa kumpanya, sa aming opisina para ma-collect na po yung ticket ninyo. Dahil yun po yata yung kumagakalakaran nila doon na kinokolekta yung ticket. Ngunit, sa sinabi ng konduktor, ay parang hindi naman po na naging komportable o naging at ease yung si Chief Justice. All the more, parang lalo siya naging irritated. Sabi po ng konduktor, "Chief Justice, naunawa niyo po ba yung aking sinabi? Okay na po, kahit po niyo na pong hanapin yung ticket ninyo." Sabi po ni Chief Justice, sumagot po siya, "Alam mo anak, alam mo may problema kasi ako. Kaya ako hinahanap yung ticket, hindi naman dahil sa hindi ko makita yung ticket. Kaya ako hinahanap yung ticket kasi hindi ko na alam, nakalimutan ko, saan ba ako papunta? Saan ba ako pupunta? At dun lamang sa ticket na yun, makikita mo kung saan siya papunta or yung kanyang destination." Alam niyo po, unfortunately, tayo man ay kagaya po nun. We move forward through life unsure of how to respond to the changing situations sa buhay at sa mundo na ating ginagalawan o sa ating kapaligiran. Ang problema ay madalas that we have no clear direction or picture of where we are going. We lack a defined destination, we lack vision. So we must remind ourselves and focus ourselves that Christ has already overcome our enemy. And so if kung tayo po ay we are with Christ, then we are overcomers and we are co-victors through Christ Jesus, our Lord and Savior. God has victory for us, His children, which is His promise. Ang katagumpayan po ay pinangako at binigay na ng Panginoon sa atin. However, that promise must be actively pursued and possessed before it will ever become a reality. So hold on to your victorious future. I hope marami po kayong napulot na aral at hamon, no, sa buhay natin
sa ating napag-aralan ngayon na pwede natin gamitin sa pang-araw-araw po nating buhay. Alam niyo po, tayo po ay namumuhay na sa panahon na kung saan very challenging po ang ating panahon sa ngayon. Ngunit, ang ibinibigay po at pangako ng Diyos sa atin ay katagumpayan na ating malalagpasan at atin pong tuon lamang ang ating focus kay Kristo na siyang ating Panginoon at tagapagligtas. Kaya po ng ating naging gawi, tayo po ay lalapit sa Panginoon at sa pagkakataon po na ito ay anyayahan po po na kayong lahat ay tayo po ay iyuko po natin ang ating mga ulo at ito'y pikit ang ating mga mata at tayo po'y lumapit sa kaluwalhatian ng Diyos sa hapon ito. Tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo sa oras na ito. Salamat po sa pagkakataon na ibinigay niyo sa amin upang kami po ay manalangin, Panginoon. Sa pagkakataon na ito, Lord, ay kami po ay nagpapasalamat sa pangako ng tagumpay na inyong ibinigay sa amin. Panalangin ko po, Panginoon, na kayo po ay patuloy niyo kaming hawakan, Lord. At salamat dahil ang pangako niyo po sa amin ay hindi po niyo kami bibitawan. Hindi niyo po kami pababayaan o iiwan kahit isang sandali. Lord, I pray, Lord, in our times today, sa sitwasyon ng aming buhay, na malayo na po ang narating namin, Panginoon, sa pagsubok ng pandemya na aming naranasan. Ngunit salamat dahil alam namin, Lord, na sa bawat journey since last year, kasama namin kayo. At kasama namin kayo up to this point, Lord God. At makakasama namin kayo sa mga darating pangako. Salamat po sa pangako ng katagumpayan na inyo pong tinalo na ang aming kaaway at kami po itinanghal mo upang maging co-victors, Lord God, and to overwhelmingly, Lord, become victorious against our enemies. We are conquerors, Lord. Kaya ng pangako mo at tinawag mo sa amin. And that is why we are very thankful, Lord God. Dahil alam namin, Panginoon, na ang katagumpayan, Lord, ay nasa aming mga kamay kung kami lamang ay mananatiling tapat at mananampalataya sa iyo. Today, Lord, we come before you to particularly pray, Lord, for our viewers today. Salamat po sa inyong buhay, sa inyong pangunguna sa kanilang buhay. I pray, Lord, particularly for Lauren, na sa pananakit ng kanyang kamay ay makasumpong po siya ng kagalingan mula sa inyo. Gayun din po para sa kanyang nanay na humihiling din po ng kahilingan ng paggaling, Panginoon, at lakas ay pagkaloob mo sa kanila. Salamat, O Diyos, na sa pagkakataon na ito, I can also pray, Lord, for our viewers. Alam niyo po ang concern ng bawat sa amin. Alam niyo po ang aming mga dalahin sa buhay. I just pray, Lord, na kami po'y matuto ang bawat sa amin, na aming i-unload, aming isuko ang mga bagay na ito sa inyong mga kamay at matuto lamang kami magtiwala at maranasan ang kapayapaan na hindi po maaaro at hindi po maipapaliwanag kung hindi ito'y kapahingahan at kapayapaan na masusumpungan lamang namin sa inyo. Salamat, O Diyos, at sa hapon na ito ay muli kami po'y inyong in-encourage. Kami po ay nakapulot ng hamon ang aral pang aming maipamuhay sa pagkakataon na ito. Continue being with us, Lord God, in this journey, Lord. Ay hindi po namin kakayanin ito kung hindi po namin kayo kasama. At salamat dahil sa bawat araw ay pinalalakas nyo kami. Pinatatagtag ang aming kalooban. Pinalalakas ang aming isip, ang aming puso upang patuloy lamang namin kayo saliksikin, hanapin sa lahat ng oras. Salamat, Panginoon. At sa hapon na ito, we continuously lift you up.
I pray, Lord, that your blessing be continue to abide in us, Lord God, your favor in us, Lord God, bilang inyong mga anak. Salamat, Panginoon. Ito po ang aming panalangin na may pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Alright. Basahin po natin muna. Habol tayo ng mga comments natin. Tingin tayo ng mga comments, Ate Chona. Ayan. Okay. Sa mga nanonood muna po, kasama natin nanonood. Maraming salamat po. Ay kasama po natin nanonood si Ate Lily. Ayan. Si Ate Lily ay kasama natin from Living for Jesus Ministries. Ayan. Hello, Ate Lily. Salamat po. Kayo po ay kasama namin nanonood sa hapon na ito. At sino pa ba? Okay, ayan. Sige, basa na tayo ng comments ninyo. Ayan. Mga, ito po ay mga, ayan, si Mary Grace Yanga watching with us. Romel Cayetano, amen. Olive Benasa, hello Olive. Praying hands. Melita Martin, amen. Olive Benasa also gives us malaking puso. Ayan, salamat. Mary Grace Yanga, amen. Praying heart. Ay, praying hands. Praying heart tuloy. Praying hands and a big heart. Ayan, salamat. Ayan. Jonalyn Toledo, amen. Ayan. Sabi po ni Jonalyn, ay thank you po. Thank you to Pastor Buboy and Sister Chona and Pastor Jojo. Ayan, maraming salamat po sa mga comments ninyo. Ayan, so kami po yung magpapaalam na magkita-kita po tayo ulit sa susunod na Huwebes. We pray na sa mga darating na araw ay bumaba na po ang mga kaso ng COVID-19, no? Yung mataas na po tayo ngayon, nasa high alert na nasa ano po tayo ngayon, no? Yung mataas na level ng nagkakahawaan ng sakit, ano? So medyo naghihigpit po ang ating pamahalaan, ang mga namumuno sa atin. So tayo po'y sumunod lamang sa mga alituntunin at panuntunan ng mga namumuno sa atin. So kami po'y magpapaalam na hanggang sa susunod na Huwebes, tayo po'y magkita-kita muli. At panalangin ko po na patuloy tayong makaranas ng pagpapala ng Panginoon sa lahat ng oras hanggang sa susunod na linggo. Ayan, kami po ay ang inyong team, no, dito po sa Thursday's Devotion and Prayer. Ako po si Pastor Buboy. Kasama po kanina si Brother Jojo. At ngayon po, kasama natin si Ate Chona Taha, ang ating FSL interpreter, at si Charmaine Espino na naghandog po ng awitin kanina. Ang magpapaalam at nag-iiwan po ng mga paalala sa atin to stay safe, stay at home, and stay close with God. God bless you po sa inyong lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat.